Dear Kuya Bono, may napakinggan na rin po akong kwento mo noon sa cellphone ni Ma'am Remaline. Siya po ay taga Cagayan Valley pero naging ka-boardmate ko siya nung college ako sa Infanta, Quezon. Nagtuturo siya noon sa Northern Quezon College kung saan din ako nagtapos ng kursong commerce. 4-year course lang po yung kurso na yon pero 5 taon kong kinuha dahil sa ilang problemang dumating sa buhay ko noon. Sa ngayon, Kuya Bono, ay masasabi kong nagtagumpay na ako. Meron na akong negosyo. Actually, may kasosyo naman ako dito sa UAE. Meron akong sariling bahay, sasakyan, at sapat na ipon sa bangko. Pero ang tanong, Kuya Bono, ay masaya ba ako? Kontento ba ako sa buhay ko? Magandang oras po sa lahat ng kahugot. Ako po si Tanya at ikinalulugod ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Isinilang at lumaki ako sa isang liblib na barangay na nasasakupan ng bayan ng Bordeos sa Polillo Island sa lalawigan ng Quezon. Halos lahat ng pamilya sa aming barangay noon ay mahirap at kabilang kami doon. Maraming masasakit na bahagi ng kabataan ko lalo na nung high school pero ngayon ay tinatawanan ko na lang. Pero ang nagpapangiti sa akin ay yung mga masasayang memories namin noon. Kasama ko sa mga alaalang yon si Corina at Beth. Sila ang mga best friends ko noong high school, actually hanggang ngayon. At ang tawag nila sa amin ay Kubeta. Pinagdugtong-dugtong nila yung dalawang unang letra ng mga pangalan naming Corina, Beth at Tanya. Hindi kami ang bumuo nun, Kuya Bono, kundi ang mga bully naming classmates na sina Sheila, TJ, Annabelle at Rosemary. Sila actually ang nagpauso na magbigay ng group name sa mga magkakaibigan o magkakabarkada. At dahil mga sutil, yun lang pangalan ng grupo nila ang maganda. Star. Hindi lang kami ang binuli nila. Meron din silang pinangalanan ng tae, sina Teresa, Ami at Elvira. Meron pang dalawang mag-best friends na binigyan din nila ng pangalan, sina Susana at Soledad. Susana at Soledad. Kayo na ang bahalang manghula kung anong pangalan ang nabuo nila sa pinagdugtong na pangalan nina Susana at Soledad. Pero sa totoo lang, kahit naiinis ako sa mga star, natatawa din talaga ako sa pangalang binigay nila kina Susana at Soledad kasi si Soledad ay talagang malaki ang hinaharap kahit noong second year pa lang kami. Mataba kasi sa Soledad at hindi maganda, pero talagang malusog ang dibdib niya. Nung una ay babe ang tawag kay Soledad kasi hawig daw siya sa baboy. At bilang pang-asar sa kanya noon ng mga buisit naming classmates na lalaki ay ang tanong na, "Oy Soledad, kayo ba may-ari ng Babuyan Island?" Pikon si Soledad, Kuya Bono, at nananakit. Kung ano ang madampot niya, ibabalibag niya sa kung sino mang nang asar sa kanya. Kapag tumakbo, hahabulin niya. Kaya naman gustong-gusto siyang buisitin ng mga boys. Pero si Susana na best friend ni Soledad ay hindi nila mabuli kasi si Susana ang consistent top 1 sa klase namin. Actually, pati si Annabelle na siyang pinaka-leader ng grupong star ay hindi umuubra kay Susana.
Lagi lang kasing top 2 si Annabelle at mas may itsura pa si Susana sa kanya kaya lagi siyang supalpal kay Susana. Sa amin namang grupo, sige na nga kubeta na kung kubeta, ay pare-pareho naman kaming nasasama lagi sa top 10 at lagi pa kaming magkakasunod na tatlo. Top 5 si Beth, 6 ako at 7 naman si Corina. Minsan nagpapalit-palit lang kami. Pero sa aming tatlo, si Corina ang palaban. At kahit si TJ na bakla na member ng Star, ay binigyan niya ng maraming pasa sa katawan at pinagdugo pa niya ang ilong. Matagal ko nang gustong i-share ang kwento ko sa iyo, Kuya Bono, pero pagramdam ko noon ay kulang pa, bitin pa. Pero this time, I believe na kompleto na, kaya ko na ito sinisimulan. Mayroon din akong tatlong malalaking dahilan kung bakit ako ngayon nagsusulat. Una, walang masyadong magawa dahil lockdown na naman. Pangalawa, kulang 2 buwan na ang nakararaan ay nag-reunion kami ng mga best friends ko nung high school na sobrang tagal kong hindi nakita, nakasama at nakausap. Pangatlo ay ang desisyon ng korte dyan sa Pilipinas. Sina Beth at Corina ang mga tinutukoy kong best friends ko. 48 days ago to be exact ay umuwi ako dyan sa Pilipinas para makipagkita sa kanila. Si Corina, 14 years kong hindi nakita. Si Beth, siguro mga 12 years. Graduation namin ng high school noong huli kong makasama at makita si Beth. Si Corina ay hindi nagtapos ng high school kasi naglayas siya. Sa reunion naming tatlo sa Sky Garden by the Bay, syempre sa Manila Bay, isa itong outdoor grill and restaurant at syempre hindi namin maiwasang mapagkwentuhan ang maraming memories lalo na nung high school kami. Napakasaya, Kuya Bono, at napakasarap magbalik tanaw sa nakaraan. Si Corina, Kuya Bono, ay kabarangay ko. At 4 na bahay lang ang pagitan ng mga bahay namin. Mayroong kuya si Corina, si Elvin, na guwapo at crush ko pero kahit kay Corina ay hindi ko sinasabi ang tungkol sa pagkakagusto ko sa kuya niya. Mas mahirap ang buhay ni na Corina kesa sa amin. Malupit pa ang tatay nila at kahit nagdadalaga na si Corina at binata na si Elvin noon ay pinapalo pa rin sila ng tatay nila. Lalo na kapag lasing ito. Ako, Kuya Bono, ay sinuwerte sa tatay ko kasi napakabait. Mabait din si nanay pero maliit pa kasi ako noon ay may sakit na siya. Pabigla-bigla siyang nahihilo at mahinang mahina din ang kanyang tenga. Kailangan mo talagang sumigaw para marinig ka. At kapag kausap mo siya ay nakatitig siya sa bibig mo para maunawaan ka. Magkaibigan ang tatay namin ni Corina. Madalas silang nagiinuman noon. Mangingisda ang tatay ni Corina. Ang tatay ko naman ay magsasaka at construction worker din. Maraming mga dayo ang nagsasabi na maganda ang lugar namin, Kuya Bono, kasi tabi nga ito ng dagat. At sa mismong baryo ay napakaraming puno, karamihan ay mga nagtataasang puno ng niyog. Pero kaming doon na isinilang ay sawang-sawa na sa tanawing yon. Sa aming barangay, agad mong mahahalata ang dayo sa itsura ng balat. Hindi naman sa buong bahay ng Bordes, kundi sa aming barangay lang, nakanugnog nga kasi ng dagat. Sa amin, karamihan maiitim. Kapag yung tao ay maputi o mapusyaw, tiyak dayo. Kami kasi halos lahat ay maiitim nga. Maitim kami ni Corina noon pero mas maitim ang kuya Elvin niya kasi araw-araw ito sa laot.
Pero kahit maitim si Alvin ay gwapo siya para sa akin. Kaya lang, malayong mas gwapo si Frederick. Siya ay dayo lang sa amin pero hindi na sila umalis. Noong dumating sila sa barangay namin ay grade 6 kami ni Corina at si Frederick ay nagbibinata na noon. Poging-pogi siya at yung ganong itsura sa amin ni Corina, Kuya Bono, ay pinapantasya lang namin. Pero hindi ko naman inaasahan na paglaon ay si Frederick palang magbibigay ng maraming firsts sa buhay ko. First love, first boyfriend, first kiss, first sex, at first heartbreak. From the very first kiss, like the break in the clouds, like the first ray of sun, I can feel it inside. Something new has begun, and it's taking control of my body and mind. It began when I heard I love you for the very first time, for the very first time. Nung nagkita-kita kami ni Corina at Beth 48 days ago sa Sky Garden by the Bay, ay isa sa tinawanan namin ng husto yung kwento tungkol sa paghabol sa amin ng baboy ng lolo ni Frederick. Second year high school kami ni Corina noon pero araw yun ang Sabado at bigla na lang naming naisipang pumunta sa gawin ni na Frederick. Manghihingi kunwari kami ng suha para lang masilayan namin siya. Sa loob ng gubat nakatira ang lolo ni Frederick kung saan din siya nakatira noon. Malawak ang lupain ng lolo niya pero walang bakod. Dati nga ng elementary kami ay lagi kami nagpupunta doon at nangunguha kami ng bayabas, suha at kung ano pang prutas ang meron doon. Libre lang naman kasi mabait talaga ang lolo ni Frederick. Pero noon wala pa si Frederick doon. At yun nga nung araw ng Sabado na yon, kumarengking kami ni Corina. Naglakad kami papunta kina Frederick pero nung nasa tapat na kami ng bahay nila ay bigla kaming sinalubong ng baboy. Malaking baboy yun, Kuya Bono, native at tagpi-tagpi. Sa takot namin ni Corina ay tumakbo kami pero bigla akong nadapa. Sobrang sakit ng tuhod kong nagasgas noon pero pinilit kong bumangon kasi nga baka anuhin ako ng baboy. Pero paglingon ko'y nakita ko si Frederick, nakasakay sa bike at hinahabol niya palayo yung baboy nila. Noon ay inalalayan ako ni Corina nang makita naming papunta sa kinaroroonan namin si Frederick. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot kasi para akong na starstruck sa pagkakatitig niya sa mukha ko. Ah, oo, okay lang siya. Gasgas tuhod pero malayo naman sa bituka. Sagot ni Corina. Saan kayo pupunta? Tanong ulit ni Frederick. Eh, hihingi sana kami ng suha. Sagot ulit ni Corina. Suha? Eh, alam bunga. Hindi pa naman panahon ng suha ngayon eh. Ay, dumudugo oh. Sabi niya sabay turo sa tuhod ko. Hali muna kayo sa bahay. Gamutin natin yung sugat mo. Ay, huwag na. Okay lang ako. Uuwi na lang kami. Bigla ay nasabi ko pero siniko ako ni Corina. Halika na, Cory. Sabi ko sabay hila kay Corina. Masakit talaga ang tuhod ko noon, Kuya Bono, pero pinilit kong lumakad ng diretso kasi pakiramdam ko'y tinitingnan kami ni Frederick. Ay, ayan, umalis na tuloy. Narinig kong sabi ni Corina matapos lumingon sa likod. Paglingon ko'y wala na nga si Frederick sa kalsada. Ala, grabe, nakaka-nervous, Cory. At saka naiihi ako. Sabi ko pero bago pa makasagot si Corina ay biglang narinig ko ang tunog ng baboy. Ek! At paglingon namin ni Corina ay siya namang paglitaw ng malaking baboy mula sa malalaking damo sa gilid ng kalsada. Takbo na tayo! Sabi ko palang kay Corina pero paglingon ko'y nakalayo na siya. Tumakbo na rin ako kasi ang bilis ng paglapit ng baboy.
Pero sa sagad bilis kong pagtakbo, Kuya Bono, ay naramdaman ko ang mainit na tubig sa hita ko. Hindi ko na pala napigilan ang ihi ko. Nakita kong tumigil si Corina sa pagtakbo at nakatingin sa likod ko. Paglingon ko ay nakita ko si Frederick, nakabike pa rin. Lalo akong nataranta kaya't hinila ko si Corina. Halika na, Cory, tumakbo na tayo. Ay, teka, bakit? Andiyan si Frederick, oh. Hintayin natin. Huwag na, halika na. Sabi ko sabay hila sa kanya at ang bilis ng takbo ko. Ayoko kasing makita ni Frederick, Kuya Bono, na naihian ko ang salawal ko. Ang lakas ng tawa ni Beth noong mapagkwentuhan namin yon. Nagtitingin ang tuloy sa amin yung mga ibang customers ng Sky Garden. Marami pa kaping binalik ang alaala ng kabataan namin. Kami ni Corina ay nakangiti noon habang tahimik pang kinakapa sa alaala namin ang iba pang nakakatuwang pangyayari noon. Pero sabay din kaming natigilan ni Corina nang makita naming biglang umiyak si Beth. Oy, drama ba naman tayo this time? Ano bang naalala mong nakakaiyak, Beth? Tanong ni Corina. Kumuha ng tissue si Beth, pinahid niya ang luha niya at saka nagsalita. Actually, kaya ako kayo hinanap sa Facebook at kaya ako nag-aya na magkita-kita naman tayo kasi may sakit ako. Ovarian cancer. Flight namin ni Douglas bukas, papuntang Amerika. Doon ako magpapa-opera, baka sakali. Sana, gumaling pa ako. Pero kung hindi na, at least, nakita at nakasama ko pa kayo for the last time. Mas makulay siguro ang naging buhay ni Beth kesa sa akin. Marami siyang mga pinagdaan ng pagsubok sa buhay para lang sa pangarap niyang yumaman. Naranasan niyang maging DH sa Middle East at doon ay inabuso siya ng amo niya. Umuwi siyang buntis pero sa isang dating site sa internet ay nakilala nito si Douglas na isang Amerikano at pinakasalan siya. Nagtayo sila ng bahay sa Batangas at ayon sa kanya ay tatlo na ang anak nila ng Amerikano. 2 years old pa lang daw yung bunso niya kaya't gustong gusto niyang gumaling mula sa sakit niya. Mula nung araw na yon na nagkita-kita kami, tuwing magdadasal ako ay sinasama ko si Beth sa panalangin ko. Na sana, pagalingin pa niya ang best friend namin. Oo, puno ng pagsubok ang buhay ni Beth pero hindi ko rin mapaniwalaan kung paano nalagpasan lahat ni Corina ang mga challenges sa buhay niya. Hindi siya nagtapos ng high school. Bakasyon noong katatapos namin ng 3rd year sa high school nung isakatuparan niya ang matagal niyang balak na maglayas. Gabi nung maglayas siya, tinulungan siya ng Kuya Elvin niya para makaalis ng isla. Si Elvin ang nag-drive ng bangkang dimotor nila papuntang bayan ng Pulilio at mula doon ay sasakay naman ng pampasaherong lancha si Corina papunta ng Real Quezon. Nauunawaan ko si Corina kung bakit niya yun ginawa. Sobra kasi talaga ang kalupitan ng tatay nila. Dalaga na siya pero pinapalo pa at nung malaman ni Mangkardo na tinulungan ni Elvin si Corina na maglayas, siya
ang pinagpapalo. Then nung makaipon din ng pamasahe si Elvin, siya naman ang sumunod na naglayas. Bago siya umalis noon ay nagpakita siya sa akin, nagpaalam lang. Gusto kong yakapin si Elvin noon, Kuya Bono, pero hindi yun nangyari. Umalis siyang hindi man lang niya nalaman na mayroon siyang espesyal na pitak sa aking puso. Kagagraduate lang namin ni Beth ng high school nung bakasyon na yon na kami lang dalawa ang namasyal sa dalampasigan. Nagpaalam lang din si Corina kasi pupunta na siya ng Baguio kung saan siya mag-aaral. Maninilbihan siyang katulong sa tita niya at kapalit noon ay pag-aaralin siya. Noong palubog na ang araw ay may isang bangkang dumaong sa Pampang malapit sa pinwestohan namin ni Corina. Nasa gawing dagat ang araw na palubog noon kaya't hindi ko kaagad nakilala si Frederick na siya palang sakay ng bangka. Hi! Bati niya sa amin nung mahila niya ang kanyang bangka sa Pampang. Marami ka bang huli? Tanong ko. Kinuha muna niya ang tiklis niya bago lumapit sa amin. Eto, meron din. Gusto niyo ba? Ay, huwag na. Iuwi mo na lang. Ah, eto nga pala si Beth. Kaklase namin ni Corina dati. Hi, Beth. Hello, Kuya. Baka gusto niyong pumasyal sa amin. Shot tayo. Ihawin ko to. Pulutan natin. Umiinom ba kayo? Oo. Mabilis kong sagot pero tiningnan ako ni Beth. Ang totoo kasi ay hindi kami umiinom. Sa tara na. Sabay na kayo sa akin. Sabi ni Frederick at noon ay hinila ko na si Beth at magkakasabay nga kami naglakad pa uwi kina na Frederick. Kaya lang hindi pwedeng magtagal si Beth noon kasi hindi daw siya nakapagpaalam sa parents niya. Ang nangyari ay inihatid namin si Beth sa kanila sakay ng kotse ng mami ni Frederick. Si Frederick ang nag-drive. Then bumalik kami ni Frederick at kaming tatlo ng mami niya ang nagpatuloy sa pag-inom. Hindi ko naman first time uminom noon, Kuya Bono. Dati ay nag-trip kami ni Corina nung second year high school kami. Bumili kami ng isang bote ng bilog at nainom namin yung kalahati. Ang maganda doon sa naging inuman namin ni na Frederick ay noon nagsimula ang closeness ko hindi lang sa kanya, kundi maging sa mami niya at lolo niya. Hindi naman ako nagpakalasing noon, pero nalasing ako sa sobrang paghanga at pag-ibig para kay Frederick. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do. Just how wonderful you are.
and why I'm so in love with you. The golden daffodil, at last my heart's an open door, and my secret love's no secret anymore. After 3 days, alas 7 pa lang ng umaga ay nakagayak na ako kasi magpapa-enroll nga ako sa Infanta nang tawagin ako ni Papa. May bisita daw ako. Paglabas ko, nakita ko si Frederick at may bitbit na net bag na may lamang isda. Ay, milakad ka? Yun ang unang tanong niya sa akin. Magpapainral ako sa Infanta eh. Ano yan? Tanong ko sabay tingin sa dala niya. Ah, ito, Serena, nahuli ko sa dagat. Napatawa ako, pati si Papa. Joke lang, pumalaot kami ni Lolo kaninang madaling araw eh. Marami kaming nahuli kaya eto, dinalhan kita. Ah, salamat Frederick ha. Papakikuha na nga lang. Suyo ko kay Papa. Kinuha naman ni Papa ang isda kay Frederick matapos itong magpasalamat din. Ah, sinong kasama mong pupunta ng Infanta? Wala, ako lang. Samahan na lang kita. Sagot niya at syempre hindi na ako tumanggi. Napakahabang lakbayin yun Kuya Bono. Napakaraming sakayan. Sasakay pa kami ng lansya patawid ng isla papuntang Real, tapos biyahe pa uli mula Real papuntang Infanta. Kung ako lang mag-isa, tsak maboboring ako. Pero since kasama ko ang sikretong mahal ko ay para na rin akong nakipag-date. Third year college na si Frederick noon sa Pulilio. May college din naman doon, SLSU, pero wala doon ang gusto kong kurso. Sa biyahe namin ni Frederick noon ay nalaman kong hindi rin niya gusto ang kurso niya. Wala na nga daw siyang balak mag-enroll ulit eh. Kahit na incoming fourth year na siya, mami lang daw niya ang mapilit na mag-aral siya. Pero kung siya daw ang masusunod, dapat daw ay criminology ang in-enroll niya. Kaso wala ngang criminology sa LSSU noon. Pangarap daw niya maging police sana. Naikwento rin niya na ang mami daw niya ay criminology daw ang kurso noon at isang taon na lang ay makakagraduate na sana pero nabuntis daw ito. Sayang no, sana may nanay akong police. Sabi pa niya noon. Kaya lang naiwan sa isip ko yung sinabi niyang wala na siyang balak mag-aral. Kaya ang sabi ko, Frederick, wala ka bang pangarap? Okay ka na ba sa buhay mo sa atin? Sinulyapan lang niya ako. Parang may iniisip pero bigla ding ngumiti at ang sabi, oh, okay na ako sa buhay ko sa atin. Sagot niya. Pero pinagdudahan ko ang sagot niyang yon. Sa 10 oras na magkasama kami nung araw na yon, actually ginabi kami, ay napansin kong may mga iniiwasan siyang pag-usapan. Lalo na ang tungkol sa magulang niya, particularly tungkol sa daddy niya. Alam ko lang na may business ang mami niya sa bayan, dati daw niyang business yon sa Maynila na inuwi lang niya ng Bordeaux. Nalaman ko din na dati ay magkagalit daw ang mami niya at ang lolo niya pero nagbati ang mga ito mula nung umuwi sina Frederick at mami niya sa lolo niya.
Hindi rin niya sinagot ang tanong ko noon kung bakit nagkagalit ang mami at lolo niya noon. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay ramdam ko na maraming sekreto si Frederick. Pero lahat ng sekretong yun ay nalaman ko din noong birthday niya. Sinundo niya ako, dala niya ang kotse ng mami niya pero hindi kami sa kanila nagpunta kundi sa dagat. Ang araw na yun, Kuya Bono, kahit pa siguro magka-Alzheimer's ako pagtanda ko, ay hinding-hindi ko yun makakalimutan. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit un mot d'amour, demande tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il y a une part de bonheur dont je connais la cause. C'est siguro kung walang tao tsaka madilim na, baka may nangyari sana sa amin. Pero wala talaga. Ganito ang pagtatama ko kay Corina nung araw na yun ng reunion namin sa Maynila. Nung pinipilit niya na may nangyari daw sa amin ni Frederick nung mismong araw na sinagot ko siya nung 20th birthday ni Frederick na sinelebrate naming dalawa sa Dalampasigan. Nandami kayang bangka dun at wala namang tao dun kapag ganong oras. Hirit pa ni Corina. Wala nga, promise. Naisuko ko lang bataan ng first anniversary namin doon sa boarding house ko sa Infanta. Ano, masaya ka na? Pag-aamin ko na tuloy sa kanila. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, ako pa ang nagbigay ng motibo kay Frederick noon na gawin na namin yun. Noon yun sa boarding house ko sa Infanta. Hindi naman sa mael ako pero nagsisimula na kasi akong maniwala sa kanya noon na hindi naman daw magtatagal ang buhay niya. Kaya sabi ko noon, maranasan ko man lang ang makasex siya bago siya mawala at gusto ko talaga, Kuya Bono, no, siya ang makauna sa akin at kung mabubuntis ako, mas okay pa para makakapag-iwan siya sa akin ng alaala, anak namin. Kahit mawala siya, lagi ko pa rin siyang maaalala dahil sa magiging baby namin. Ang totoo, nagalit ako sa kanya noong 20th birthday niya noong ipagtapat niya sa akin ang lahat ng sekreto niya. Kusang loob niya yung ginawa. Hindi na ako nagtatanong noon sa kanya ng kung ano-ano kasi hindi naman niya ako sinasagot. Pakiramdam ko ay napapahiya lang ako kapag nagtatanong ako na hindi naman niya sinasagot. Kaya nagtigil ako at mula nun hindi na ako nagtanong sa kanya. Pero noon nga sa tabing dagat kung saan kami nag-celebrate ng 20th birthday niya, bigla niyang sinabing, gusto kong makilala mo akong mabuti, Tanya, kasi gusto kitang maging girlfriend. So, lahat ng tanong mo na iniwasan kong sagutin, lahat malalaman mo ngayon. At kapag nakilala mo ako, it's up to you kung tanggapin mo ang panliligaw ko or hindi.
Una, may anak na ako. 15 lang ako nung mabuntis ko yung ex ko. Pero may asawa na siya ngayon at nagpapadala na lang si mami ng pera para sa bata. Now, about my dad, wala na siya. Pinatay siya nung tao na pinagkakatiwalaan niya. Kumpare niya, ninong ko. Dahil yun sa trabaho nila na illegal. Ang masakit, sa harap ko mismo pinatay ang daddy ko. Kitang-kita ko lahat. Lahat. This is 6 na ako noon at kaya ko na rin gumante. Sumubok nga ako eh. Pero lalo lang lumala. Kaya kami napilitan ni mami na umuwi na lang dyan kay lolo. Kasi delikado na rin kami doon. Si mami nagpunta dito para magsimula ng panibagong buhay. Ako, hindi. Nagpapalakas lang ako, Tanya. Kasi hindi ako matatahimik hanggat hindi ko napapatay ang pumatay sa daddy ko. Kaya yung, di ba minsan tinanong mo kung bakit wala akong ganang mag-aral o magtapos ng college? Kasi alin lang sa dalawa eh, mapapatay ako o makukulong ako. Aanhin mo naman ang college degree sa impyerno o sa kulungan, di ba? Frederick, ba't kasi gagandi ka pa? Bakit hindi mo nilang ipagpa sa Diyos ang nangyari sa daddy mo? Tanya, akala ko, dahil sa galit sa puso ko, ay hindi ko magawang magmahal ulit. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. At kung mahal mo din ako, magmahalan tayo kahit sandali lang. Frederick, inaamin ko, mahal din kita. Sa totoo lang matagal na. Pero hindi kita sasagutin hanggat hindi mo binabago ang desisyon mo. Isipin mo, bakit pa ako makipag-boyfriend kung mawawala lang din siya sa akin? Oo, alam kong mahal mo ang daddy mo. Pero kung talagang mahal mo din ako, kailangan mong mangako na hindi mo ako iiwan. At hindi mo isusugal ang buhay mo sa paghihigante. Hindi mo kasi naiintindihan, Tanya eh. 4 na taon na mula nung pinatay ang daddy ko sa harap ko. 4 years na. Pero napapaniginipan ko pa rin. Hindi ako matatahimik, Tanya, hanggat hindi ko naigaganti ang daddy ko. Mahal kita. Pero kung hindi mo ako matatanggap dahil sa gusto kong gawin sa buhay ko, okay lang. Nauunawaan kita. At tama ka. Actually, tama ka. Hindi ka dapat magmahal sa lalaking iiwan ka lang din sa huli. Frederick, noon sa pinagpwestuhan namin, naglakad ako ng medyo malayo ng konti sa kanya. Nalito kasi ang isip ko, Kuya Bono, at hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Mahal ko siya, oo, pero tama bang tanggapin ko siya kahit alam kong mawawala din siya sa buhay ko? Nakatanaw ako sa kawalan noon. Nakaharap ako sa dagat pero wala sa dagat ang paningin ko. Tanya, narinig ko ang boses at iyapak ni Frederick pero
hindi ko siya nilingon. Tanya, pwede ko bang malaman kung anong nagustuhan mo sa akin? Bakit sabi mo, mahal mo na rin ako? Dahil lang ba sa itsura? Bakit gusto mo pang malaman? Kasi nagtataka ako kung paanong may tao palang nagmamahal sa akin kahit na hindi ko naman mahal ang sarili ko. Wala akong nakikitang liwanag sa buhay ko, Tanya. Bakit ikaw parang may nakita ka? Noon, Kuya Bono, ay humarap ako sa kanya. Bakit ka nagpakabait sa akin, Frederick? Bakit mo ako dinadalhan ng prutas, isda, kung ano-ano? Para saan yun? Hindi ba para paibigin mo ako? Ngayon, mahal na kita, pero anong gusto mong gawin ko? Frederick, ang saya-saya ko na eh. Itong date natin na to, heaven na to para sa akin. Pero sinira mo lang. Tanya, iniisip mo ba na ikaw lang masasaktan kapag naging tayo pero magpapaalam din tayo sa bandang huli? Ako din. Pero matagal ko nang pinag-isipan to. At naisip ko na mas mabuti na siguro yung kahit saglit maranasan natin na magmahalan, di ba? Kaysa naman sa kahit minsan hindi natin to naranasan. Alam mo bang may mga balo na masaya pa rin naman ngayon dahil sa naging alaala nila sa kanilang nasirang asawa? Yung mga memories nila, yun yung nagpapasaya sa kanila. Tanya, ayaw mo bang gumawa ng memories kasama ako? Pipigilan mo ba ang puso mong maging maligaya kahit saglit? Hindi naman kita masisisi kung ayaw mo. Igagalang ko ang desisyon mo at sa totoo lang, pwede pa rin naman kitang mahalin kahit hindi tayo. Kahit magkaibigan lang tayo. Noon, Kuya Bono, ay naramdaman kong nawala ang galit sa puso ko at lubusan ko nang naunawaan si Frederick at niyakap ko siya, mahigpit at punong-puno ng pagmamahal. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me your memory I can use. Take me by. Sa totoo lang, Kuya Bono, partly ay tama si Corina sa sinabi niyang pwede naman sa bangka. Maraming bangka doon at wala namang tao noon. At oo din, naglambingan kami ni Frederick sa bangka. Nilipat niya yung plastic na banig na nilatag namin sa buhangin. Nilagay niya sa bangka at doon kami nahiga ng magkatabi, magkayakap at nagpakasawang maghalikan. Damang-dama ko yung ano ni Frederick noon, ang tigas eh. Pero hindi naman niya inilabas, kaya wala talagang nangyari. Promise. At mula nga noon, Kuya Bono, tuwing umuuwi ako sa amin nung nag-aaral na ako sa Infanta ay nagsasama kami ni Frederick. Hapon ng Linggo, ihatid niya ako sa pulilyo. Sa tuwing maghihiwalay kami, Kuya Bono, ay nasasaktan ako. Hate na hate ko yung mag-goodbye sa kanya. Kaya sa totoo lang, kapag aakyat na ako ng lansya, sige ha, yun lang ang sinasabi ko. Never kong sinambit sa kanya ang salitang bye o goodbye. Kahit kapag nagtatawagan kami, kapag kailangan nang tapusin ang tawag, hindi bye ang sinasabi ko, kundi I love you. Sige na. Mahal na mahal ko na si Frederick, Kuya Bono, at ayokong magpaalam sa kanya.
Kaya lang dumating yung isang gabing, hindi ko nakayanan yung pressure dahil sa mga sinasabi niya. Nag-uusap kami noon sa cellphone. Bibili na raw siya ng baril at magpapaka-eksperto na daw siya sa paggamit noon bilang paghahanda sa paghihiganti niya. Pwede ba mahal, kalimutan mo na yun? Wala na ang daddy mo at siguro masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. At sa tingin mo ba, magiging maligaya siya kapag nalaman niyang sisirain mo ang buhay mo nang dahil sa paghihiganti sa kanya? Mahal, mahal, hindi na magbabago ang isip ko. Walang kahit sino ang makakapagpabago sa desisyon ko. Grabe, ang tigas naman pala talaga ng ulo mo eh. Alam mo bang nagiging selfish ka na? Gagawin mo yan kasi gusto mo. Paano naman ako? Paano ang mami mo? Alam mo ba kung ano mararamdaman namin kapag napahamak ka? Mahal, huwag na please. Nung una pa lang sinabi ko na sa iyo ang setup natin. Hindi tayo magkakatuluyan. Walang forever sa atin. Pwede tayong magtagal pero hindi tayo makakarating sa dulo. Iiwan at iiwan kita sa takdang panahon. Letseng takdang panahon na yan. Bakit pa tatagalin mo pa? Ngayon na, Frederick, iwanan mo na ako. Mag-break na lang tayo. Sawang-sawa na rin ako sa kakaisip kung paano mababago ang isip mo. Sawang-sawa na rin ako sa pag-iisip na nagpapakatanga ako sa'yo pero wala akong mapapala sa bandang huli. Mag-break na lang tayo. Sige, go! Magpakamatay ka. Goodbye! But all I really know, you are where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time Eleven months na ang relasyon namin ni Frederick noong makipag-break ako sa kanya sa cellphone lang. Pero pinagdusahan ko yun, Kuya Bono. Kahit anong gawin ko na huwag siyang maalala, ay sumisingit pa rin siya sa isipan ko. At napapaluhan na lang ako. Pero hindi ko na siya tinext o tinawagan. Ganon din siya. Alam kong tama ang ginawa ko. Tama lang na putulin ko na yung ugnayan namin at magmahal na lang ako ng iba. At noon naman pumasok si Jordan sa buhay ko. Kaklase ko siya. Hindi siya gwapo pero napakagaling mag-basketball. Hinangaan ko siya ng foundation day namin kung saan nagkaroon kasi ng mga athletic events. Para akong sira ulo nun, Kuya Bono, kasi nasa punto ako na nilalabanan ko yung sarili kong huwag maalala si Frederick. Kapag naisip ko siya, sisigaw ako, kakanta ng malakas, pipilitin kong ibaling ang isip ko sa ibang bagay para huwag ko siyang maalala. At isang araw nga noon sa gym at nanonood kami ng laro ni na Jordan ay may lalaki kasi akong nakita sa bleachers. At sa biglang tingin ay akala ko si Frederick. E di naisip ko na naman siya pero ayoko siyang magtagal sa isip ko kaya sumigaw ako. Tama namang mag-so-shoot noon si Jordan. Free throw yun. At ang naisigaw ko ay, I love you, Jordan! Kaya lang bigla ko ding pinagsisihan yun kasi masyado ko palang nalakasan ang sigaw ko. At halos lahat ng tao malapit sa akin ay sa akin tumingin. Napayuko na lang ako at ninamnam ko na lang ang pagkapahiya ko. Pero kasunod nun ay narinig ko ring sumigaw si Jordan ng, I love you too! Noon ay inangat ko na ang mukha ko, lalo na nung magtilian at magpalakpakan na ang ibang tao sa gym. Thank you.
Noong sumunod na araw ay nanligaw na si Jordan. Alam kong wala akong special na damdamin para sa kanya pero pinilit ko ang sarili ko na gustuhin siya. Ako pa nga ang makulit sa text at call noon sa kanya eh. Kasi ayaw ko talaga na magkaroon ako ng oras na naboboring ako at maalala ko lang si Frederick. Araw ng Sabado noon, nasa amin ako. Nagloko ang globe sa amin kaya't napilitan akong paloadan ng smart ko at nagpunta ako sa tulay kung saan malakas ang signal ng smart. Maliit lang ang tulay na yun, Kuya Bono, kasi tulay lang yun ng sapa. At yung sapa na yun ay dadaan sa likod ng bahay ni Lolo Igme, lolo ni Frederick. Kasama ko noon ang pinsan kong batang lalaki at nagriring na noon ang cellphone ni Jordan pero hindi niya sinasagot. Nang matigilan ako nang makita ko kung sino ang papadaan na nakasakay ng bike, si Frederick. Nakatitig siya sa akin nung una pa lang pero iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Pero naglulumukso ang dibdib ko noon. Nagdasal pa ako na sana huwag siyang huminto pero huminto siya sa tapat ko mismo. Ilang sandali niya akong tiningnan lang, ako naman ay hindi tumitingin sa kanya hanggang sa nagsalita siya. Alam mo bang ang tubig ng sapa na yan ay papunta sa dagat? Kahit ilang liko at pasikot-sikot pa ang sapa na yan, sa dagat pa rin ang tuloy niyan. Gaya ng pagmamahal ko sa iyo, Tanya, kahit anong gawin kong pag-iwas na huwag kang maalala, kahit ilang babae pa ang makatext at makatawagan ko gabi-gabi, eh hindi ko pa rin maitatanggi na sa'yo pa rin ako totoong nagmamahal. Ba't mo sinasabi yan? Masaya ka na ba sa buhay mo ngayon, Tanya? May iba ka na ba? Naka-smart siguro, no? Kasi maintenance ng globe ngayon. Kaya walang signal. Kuya Frederick, pahiram nga saglit ang bike mo. Mag-usap muna kayo dito na Ate Anyang. Sige na, pahiram. Sabad ng pinsan ko at natigilan ako nang ibigay nga ni Frederick ang bike niya sa pinsan ko. Humakbang palapit si Frederick sa tabi ko, tabing-tabi. Amoy na amoy ko siya. Ganon kami kalapit. Tanya, alam mo bang nagtangka ako magpakamatay? Sumisid ako sa kailaliman ng dagat para matapos na lahat. Lahat ng sakit, lahat ng kaguluhan sa isip ko. Sakit dahil sa biglaan mong pambibreak sa akin. At kaguluhan sa isip ko dahil kahit anong gawin kong kumbinse sa sarili ko na huwag nang iganti ang daddy ko. Pero hindi ko pa rin magawang sumang-ayon sa sarili kong isip. Tanya, minahan mo ba talaga ako? Anong klaseng pagmamahal ba yung binigay mo sa akin? Kasi alam mo, mahal na mahal ko ang daddy ko. Lumaki ako sa pagmamahal niya, pero sa isang iglap ay nawala siya. Wala na siya. Nasa ilalim na siya ng lupa, pero yung pumatay sa kanya, buhay pa at nagpapakasaya. Mahal na mahal din kita, Tanya. At kung mangyari sa iyo ang nangyari sa papa ko, hindi ako magdadalawang isip na iganti kita. Hindi lang dahil sa ngalan ng ganti, kundi dahil mahal kita. At hindi ko gugustuhin mabuhay ng tahimik matapos ng ginawa sa'yo. Tanya, yung kagustuhan yung kalimutan ko na lang yung nangyari sa daddy ko. Para niyo akong inuutusan na kalimutan na rin yung pagmamahal ko sa kanya. At hindi ko yan magagawa. Kagaya ng hindi ko rin magawang kalimutan kita kasi mahal na mahal kita.
may dumaan noong magkayakap kami ni Frederick at kapwa kami lumuluha pero dead ma lang. Nagkabalikan kami noong araw na yon at sa bahay pa siya kumain noong hapunan pero may dala siyang mga ulam na luto na. Ang saya ng hapunang yun, Kuya Bono. Ang sarap pagmasdan na parang bahagi na si Frederick ng pamilya ko kasi tanggap na tanggap siya ng mama at papa ko, pati ang dalawang kapatid ko. Nakakalungkot lang talagang isipin na hindi naman magtatagal ang kaligayahang yun. Pero alam mo, Kuya Bono, nung makipagbalikan ako kay Frederick ay sinikap kong huwag nang isipin na may hangganan ang relasyon namin. Pinilit ko na lang natanggapin kaagad sa puso ko na hindi kami magtatagal. At ang dapat kong gawin ay sulitin ko na lang ang bawat sandaling kasama ko pa siya at magpakaligaya na lang ako sa piling niya habang nandyan pa siya. Katatapos lang ng final exams namin nung dumating siya ng Infanta noong first anniversary namin. Wala na mga roommates ko noon kasi maagang natapos ang mga exams nila at nag-uwian na sila sa mga bayan-bayan nila. Doon natulog si Frederick at noon ay tuluyan ko nang inalay sa kanya ang katawan ko. Hindi kami natulog noon magdamag. Pasado alas 11 ng gabi ay lumabas kami. Naglakad-lakad lang kami sa lansangan, kumain ng goto, naglakad-lakad ulit, naghahabulan, magkahawak kamay, mamaya titigil, magyayakapan, maghahalikan. Wala naman na halos tao noon kasi madaling araw na. Tapos kumain na naman kami sa burger stand at nakipagchismisin kami sa babaeng tindera ng burger. Alas 4 na noong umuwi kami sa boarding house ko at may nangyari ulit sa amin. Tiniis ko kahit mahapde. Tiis-tiis lang sa ngalan ng pag-ibig. March 28 ang death anniversary ng daddy ni Frederick. March 27 ay magkasama kami sa dalampasigan hanggang gabi kami doon at muli ay may naganap sa amin. Gusto ko ulit na magdamag kaming magkasama pero hindi pwede dahil hahanapin ako ni Papa. Pero sana pwede. Sana pwedeng makasama ko si Frederick ng mas matagal kasi madaling araw ay aalis na siya papuntang Maynila upang isakatuparan ang paghihiganti niya sa pumatay sa papa niya. Sa harap ko pa noon ay nagpa-practice siya ng dialogue niya kunwari bago daw niya patayin ang pumatay sa daddy niya. Dala niya mismo noon ang totoong baril niya tang sabi niya, "Ninong, ito na ang oras ng paniningil. Tapos na ang maliligayang araw mo, Ninong." Pero parang pabiro naman yung ginagawa niya kasi tumawa siya pagkatapos noon. Pero napaluha pa rin ako. Luha na mabilis kong pinahid pero nakita niya. Sumalampak din siya sa tabi ko at inakbayan niya ako. "Mahal, gusto kitang pasalamatan sa lahat ng saya at ligaya na dinulot mo sa buhay ko. Babaunin ko ang pagmamahal mo kahit saan ako mapunta. Frederick, yung totoo, minahal mo ba talaga ako?
Tinitigan niya ako bago siya sumagot kasi matalino si Frederick. Alam niya na kung ano ang susunod na banat ko. Ang mahal. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang dagat. Walang hangganan. At mamahalin kita habang may tubig pa ang dagat. Pag namatay ako, sabihin mo kay mami na ipakremate niya ako. Tapos yung abo ko, isabon niyo dito sa dagat. At kapag namimiss mo ako, pumunta ka lang dito. Tumapak ka lang sa tubig. Pag nahag ka ng tubig ang paa mo, isipin mo na lang na nahag ka na rin kita. Mahal, alam kong ayaw mong maging isang alaala lang ako sa'yo. Alam ko din na ayaw mong nagpapaalam. Ayaw mong mag-goodbye. Kaya hindi tayo mag-goodbye kasi mamahalin naman kita habang buhay. Pero kapag wala na ako, magmahal ka ulit. Piliin mo yung lalaking mahal ka at aalagaan ka. Alam ko na hindi mo ako makakalimutan kahit kailan. Lalo na kapag mapupunta ka dito o makakakita ka ng dagat. Pero mawawala din yung pag-ibig mo sa akin pagdating ng panahon. Kaya gustuhin mo man o hindi, talagang magiging alaala lang ako sa'yo. Pero kung totoo na may kabilang buhay, alam mo na kung anong gagawin ko. Hihintayin kita doon kahit gaano pa katagal. I know you hate goodbyes. Kaya po sasalamatan na lang kita sa lahat-lahat. At tandaan mo, Tanya, tandaan mo, mahal na mahal kita. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Tanya, nahirapan ka bang tanggapin yung pagkamatay ni Frederick? Ito ang isa pang tanong sa akin ni Beth noong nasa Sky Garden pa kami ng reunion namin. Nginitian ko siya ng bahagya. Alam mo kasi Tanya, iniisip ko si Douglas eh kung paano niya haharapin ang buhay kapag nawala ako. Kaya ako tinatanong kung paano mo natanggap yung pagkawala ni Frederick sa'yo. Parang hindi naman ganun kahirap kasi una, hindi ko naman siya nakitang namatay. Hindi ko naranasan na paglamayan siya. Alam niyo naman yung kwento, di ba? Itinago siya ng mami niya kasi napatay nga ni Frederick yung ninong niya at yung mami niya ay posibleng madawit sa kaso. So ang na-experience ko lang ay umiyak habang kinakausap siya sa Memorial Park. Nagsisindi ako ng kandila sa ibabaw ng lapida niya, nagdadala ng bulaklak. So I think less pain yun kasi hindi ko nga siya nakita nakaburol. At saka, Beth, ano ka ba? Magagaling ang doktor sa Amerika. Huwag mo nga munang isipin na mawawala ka. Oo nga, Beth. Magdasal na lang tayo. Walang imposible sa Diyos. Sabad naman ni Corina. Pagkatapos noon ay may tumawag sa phone ni Corina. Mister niya at malapit na daw ito sa kinaroroonan namin. Susunduin niya siya.
Apat na oras kami doon, Kuya Bono, at nagsimula kami sa usapang masaya. Nagtatawanan kami sa gitna pero nagtapos kaming may luha sa mga mata namin noong magyakapan kami at magpaalam na naman sa isa't isa. Umuwi muna ako sa Bordeaux at nagstay doon ng isang linggo. In-enjoy ko lang na makasama ang anak ko at syempre ang mga magulang at mga kapatid ko. Then, bumalik din ako dito sa UAE. Okay naman ang mami ni Frederick noon. Lumago na ang business niya kahit na marami siyang nagagastos sa abogado dahil sa kaso ni Frederick. Dati may binabayaran pa siyang bodyguard kasi nanganganib din talaga ang buhay niya kasi yung ninong ni Frederick na napatay niya ay may isa pang nakababatang kapatid na lalaki na siyang miriting-miriting makagante. Kaso namatay din naman ito, nabaril din ang kung sino at hanggang ngayon ay hindi pa alam kung sino ang salarin. Mula noon ay nakakaluwas na ang mami ni Frederick para mag-attend ng hearing na hindi naman ina-attendan na ng pamilya ng ninong ni Frederick. Ilang hearing na daw na hindi siya sinisipot. Then only 8 days ago, Kuya Bono, dito sa Dubai, tinawagan ako ni Mami Era, Mami ni Frederick. Ang sabi niya, "Anak, good news. Sarado na ang kaso." "Ha, talaga po?" "Oo, anak. Kaya umuwi ka na at papauwiin ko na rin si Frederick." Kasunod nun, Kuya Bono, ay tawag naman ni Frederick ang natanggap ko at masayang-masaya siya. Ibibenta na raw niya ang fish pond niya at uuwi na rin siya ng Quezon. Umuwi na rin daw ako at nang masundan na raw namin si Raiko na pangaray namin. Magaling si Mami Era, Kuya Bono, ang mami ni Frederick. Frustrated police kasi siya. Criminology ang course niya noon na hindi lang niya natapos dahil nabuntis agad ng daddy ni Frederick. Itinago niya si Frederick sa malayong malayo. Pinalabas din niyang namatay ito at inilibing pa sa Memorial Park para lang isipin ang kaanak ng ninong niya na napuruhan din ito nung magharap sila ng ninong niya. Pero marami din talagang tama si Frederick noon. Na-ospital pero inilabas ni Mami Era at inuwi. Tapos yung doktor na kaibigan ni Mami Era ang nagpupunta noon sa bahay ni Lolo Igme para gamutin si Frederick. Nung medyo okay na, dinala na ni Mami Era si Frederick sa Abra at doon na ito nagtago habang nakikipagbuno si Mami Era sa kaso nung una. Pero sa tagal noon at dahil namatay na nga yung kapatid nung ninong niya, nagsawa na siguro sila at hindi na sumisipot sa mga pagdinig. Hanggang sa idineklara na nga ng korte na case closed na. Ako naman, una ay nagtrabaho ko sa isang supermarket dito sa UAE as part of the management team. Pero nakilala ko si Samira na isang Emirati at nagtanong kung anong business ang maganda. Yun, naisipan ko ang daycare center para sa mga baby na ang mga magulang ay busy sa trabaho o school at walang mapag-iwanan ng anak. Nag-boom ito, Kuya Bono, at karamihan ay mga Pilipina din ang clients namin. Karamihan sa kanila ay mga single moms. Pero madami ding ibang lahi. Bali kami ang nag-aalaga sa mga anak nila. May staff din kami. Pinapakain namin yung mga baby, pinapadede. Basta yung kung paano dapat alagaan ang baby depende sa kanyang edad, yun ang ginagawa namin. Kagaya po ito ng plano ni BBM tungkol sa kung paano matulungan ang mga single moms. Ito po yung tinatawanan ng mga supporters ng ibang kandidato. Pero sa totoo lang, maganda po ito. Sabi naman po ni Ma'am Lenny, scholarship daw for single moms. Okay din naman po yun.
Pero okay din yung kay BBM kasi nga paano ka makakapag-aral kung walang mag-aalaga sa anak mo, di ba? Hindi po ako maka-BBM o maka-Lenny. Pasensya na po. Kahit si Frederick ay hindi niya ako makumbinsing lumipat sa sinusuportahan niyang kandidato kasi kakamping po ako. Ping Lacson po. Kahit hindi siya manalo, kay Ping po ako. Peace po tayong lahat. Pero alam ko din naman na Lenny man o BBM man ang manalo ay safe ang kinabukasan ng anak ko at mga magiging anak ko pa. At sana nga po'y wala na pong ina ang kailangang mawalay sa anak para lang makapaghanap buhay sa ibang bansa. 2 years old lang po kasi si Raiko nung iwanan ko siya. Pero babawi ako. Aayusin ko lang lahat tungkol sa sharing namin ni Samira. Then uuwi na rin ako upang makasama ang anak at asawa ko. I'm sorry, hindi pa pala kami kasal ni Frederick. Pero magpapakasal po kami. Sure po yan. Kuya Bono, magsesend ako ng picture ko lang. Sana maunawaan nyo kung itatago ko muna ng very light si Frederick. Salamat po kung maunawaan nyo. In case na interesado kayong malaman ng tungkol kay Elvin, yung kuya ni Corina, may asawa at anak na rin siya ngayon. Nagtatrabaho bilang foreman sa construction firm na pagmamay-ari ng mister ni Corina. Si Annabelle na leader ng Star noon ay businesswoman din ngayon sa Bordeaux. Ilan sa business niya ay beauty parlor na siyang dahilan kung bakit magkaaway sila ngayon ni TJ na dati ay kamember niya sa Star kasi nag-aagawan sila ng customers. Yun lang naman ang nasagap kong chismis tungkol kay Annabelle at TJ. Wala akong balita tungkol kay Soledad, pero si Susan ay branch manager ngayon ng BDO sa Marikina. Nasa Amerika pa si Beth at okay naman siya. Sa awa ng Diyos ay successful naman ang surgery niya at under medication na. Sana talaga ay gumaling si Beth. Sinabi ko na rin sa kanila ang totoo tungkol kay Frederick. Dati kasi ay pinaniwala ko sila na wala na talaga si Frederick. Binilin kasi ako na ni Mami Era na dapat ay kami lang dalawa ang nakakaalam ng tungkol kay Frederick. Hanggang dito na lang muna Kuya Bon at maraming salamat kung magiging bahagi din ng dakilang DKB ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. May God bless you all kahugot and please take care always. Nagmamahal, Tanya. At Arizona sky, burning in your eyes, you look at me, babe, wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to write, but damn, we try. And sun goes down and the band won't play,
Kahugot na Tanya, una, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB. Pero babalikan kita, ano? Pag-usapan lang muna natin itong issue tungkol dun sa kwento ni Zenay. Yun lang namang bakit daw wala siyang picture. Ganito po kasi yun, mga kahugot, ano? Gusto natin na lahat sana ng kwento ay may picture. Kaya lang, hindi natin maiwasan na meron talagang mahiyain. At kahit anong pilit ko talaga kay Zenaida na mag-share ng kanyang picture ay ayaw niya. At marami pang iba actually ang nakabinbin na kwento dyan na ayaw magpadala ng kwento. Ngayon ang problema, sayang naman yung mga effort nila sa pagsusulat ng kanilang kwento kung hindi natin babasahin dahil wala silang picture o ayaw nilang magbahagi ng kanilang picture. Alam ko marami dyan makahugot natin gustong mag-share ng kanilang kwento kaya lang wala silang time, ayaw nilang mag-effort na isulat ang kanilang stories. Ngayon ito mga to ay nag-effort sila na mag-share ng kwento na talagang nagpuyat pa siguro para matapos yung mga kwento nila. Tapos hindi natin babasahin dahil wala silang picture. So parang hindi naman yun fair, di ba mga kahugot? Ano? Kaya si Zenaida, binasa pa rin natin kahit wala siyang picture. And I think kailangan na rin natin basahin yung iba kahit wala silang picture. Ngayon, marami talagang mahihain. Ako mismo, kahugot, ano? Dati, wala akong lakas ng loob na humarap sa inyo yung mga unang bahagi nga ng DKB ay kung ano-anong filter ang ginagawa ko. Di ba? Natatandaan nyo, may mga bigotit balbas pa ako nun kasi nahihiya talaga kung iharap sa inyo ang totoong mukha ko. Okay? Ngayon, filter to. May filter ito, mga kahugot. Kasi yung totoong hilatsa ng pagmumukha ko, hindi ko talaga kayang iharap sa inyo. Kaya filter nitong video na ito. Ano, alam yan ng mga personal na nakakilala sa akin. Ano, sinasabi nga nila, iba yung tsura mo sa video. Totoo yan, it's filtered. At kahit si kahugot na Tanya, inamin niya, sabi ko sa ang ganda mo pala. Ay naku kuya, filtered yan. Salamat sa filter. So, siguro yung iba, pwede kayo mag-share din ng mga pictures nyo kahit filtered. At least meron lang. Pero kung ayaw nyo talaga, kasi marirecognize pa rin naman kayo kahit na filtered yung picture nyo, di ba? So, it's okay. Send your stories kahit wala kayong picture. Pero sana ay maglakas loob kayo na i-share yung mga pictures nyo. Kasi sandali lang naman eh. Tsaka hindi nila makukuha yon. Sandali lang ipa-flash yan. 5 seconds, 2 seconds, ipa-flash. Tapos na, magkaroon lang kami ng idea talaga kung ano ang mga itsura nyo, di ba mga kahugot? And again, sa mga nagpadala ng kanilang kwento, lalo na last year pa, pag-check nyo po yung mga email nyo kasi nag-email po kami sa inyo. Para sa ganun ay madagdagan yung mga dapat dagdagan kasi marami talagang gusto nila sa DKB mabasa ang kwento nila. Kagaya nitong si Tanya ay October pa yata yung kanyang kwento. Kaya lang, nag-email kami sa kanya noon, pakidagdagan, eh hindi siya nagre-reply. Kailan lang nag-reply at dinagdagan niya, kaya ngayon pa lang nabasa itong kwento niya. And sa'yo, kahugot na Tanya, maraming salamat. Ang ganda ng kwento mo, grabe. Totoong napaiyak ako, hindi lang tatlong beses, kundi apat. Hindi ko lang nirecord yung iba kasi grabe na. Ang ganda ng kwento mo at sana ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan ninyong dalawa ng magiging asawa mo o ama ng anak mo. Sana matuloy na ang inyong pagpapakasal and please update us. Maraming salamat sa iyo and congratulations for the beautiful story, kahugot na Tanya. Wala na akong masasabing iba pa, kaya shout out na tayo. Shout out kay Venus Balahadia, nanguna sa nakaraang kwento. Ganun din si Joshua Valentin Jaong TV. Oy boss, bakit hindi ka na nag-upload? Ako ay subscriber nito eh kasi maganda rin yung kanyang content. Pakitangkilik nyo naman kahugot, ano? Jaong TV, Ilocano ito. May mga jokes siya doon sa kanyang channel, Jaong TV. Pakisubscribe nyo kahugot para sibagin ulit na mag-upload kasi parang tumigil na eh. Wala nang notification na tatanggap ko mula sa channel niya. Jaong TV, kahugot, ano? Hindi ko alam kung taga saan to, Biskaya, basta Ilocano siya. Ha? Jaong TV, please subscribe sa kanyang channel. Kenneth Malabog, hindi ko siya personal na kakilala, kahugot, ano? Kasi pag Ilocano yung content creator, talagang pinapanood ko lahat ng Ilocano na
gumagawa ng content sa YouTube. Ano, pinapanood ko. Sinusubscribe ko yan. Tuloy sa mga shoutout, Kenneth Malabug, also to Sherwin and Grace Ablao. Salamat, boss. Wilfred Villamin Jr. Ganun din kay Venus Sibayan. Shoutout din kay Juvenil Luga of Tumawini Isabella. Also, shoutout sa pinakamamahal kong si Joanna May mula kay John Mark Claramo. Shoutout din kay Joseph Atriguino, kay Cheche Samantela, Dominic Camus of Taiwan mula sa Malig Isabella. Shoutout sa mga anak ko, Prince and Princess, mula kay SSPRPP Oliva. Shoutout sa mga kapitbahay ko, si Jenny, Lenny at Gemma dito sa Pagudbud, mula kay LB Cardenio. Shoutout po kami, Charmaine, Mirna, Grace, Ann, mula kay Susan Gallievo Viernes. Shoutout pala sa lahat ng family Kimo at Rapada, lalo na pa sa asawa ko na si Joel Kimo. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Ingat kayo palagi. I love you, hon. Miss na po kita. Wala kay Manang Biday. Anak natin. Isa pa lang siguro yung anak nila. Sensya na. Sheila Valencia, shout out to you. Shout out po Kuya Bono sa mga katrabaho ko dito sa Red Speed Motorworks, Santiago City. Lalo na sa nililigawan ko doon. Hehe, wala kay Calbonatics TV. Salamat, boss. Carl Matthew Bagay, shout out to you. Shout out amin nga United Ilocanja Admiralty Chapter Hong Kong mula kay Potpot. Shout out sa asawa ko sa Qatar, Annabelle Kilang, at sa anak ko, Ansley Gawain. Salamat din, God bless, mula kay Leymar Gawain. Sana tama, no? Gawain siguro. Thank you. At shout out sa family Dugayon sa Rizal Kalinga mula kay Michelle Dugayon at Gian Bagcaldo Culero, Geraldine Benavines at Joyna Antonio mula kay Desiree. Kahugot, huwag kalimutang banggitin ang salitang shout out kahit nauna ka kung hindi mo binanggit yun na hindi ka mapapasali sa shout out. Yan na, so i-mention nyo yung shout out para mapasalip kayo sa susunod dating isa shout out sa susunod na kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.